gents, this is the... Ngayong araw, o ngayong gabi, actually gabi na. Mga saba. Hindi ko alam kung anong oras na, pero mga 7.30 yan. 7.30 ng gabi. Meron akong naka-deal na nakuha ko ng mura yung isang reptile. And it is called vine snake. So, check natin. Pupuntahan ko na dun sa meeting place. Malapit lang naman siya dito, kaya puntahan ko na. A few moments later. So, nakuha ko na yung vine snake and ito na siya. Pakita ko sa inyo. For the meantime, diyan ko muna siya ilalagay. Hinihintay ko lang siya lumabas. So, ito siya kalaki eh. Ayan, nakalagay kasi sa bote ng Coke nung kinuha ko. So, nagay ko na siya dito at temporary lang muna to kasi gagawin ko pa yung top nung magiging bahay niya, which is itong terrarium na to. So soon, kapag nilagay mo na siya din, kapag nailagay ko na yung vine snake dito, magiging vivarium na siya. So perfect na perfect para sa kanya. This is a 20 gallon tank and bukas na bukas din gagawin ko yung top nito. So ayan, perfect. Tapos na ako para sa setup ng aking bagong Asian vine snake. Ayan. So, comment down kung anong magandang ipangalan sa kanya. Okay? So, ayan. Ito siya ngayon. Ayan. Very active. And I think he or she really excited na lumipat sa kanyang bagong tahanan ng kanyang vivarium. So, ayan, sinigurado ko kasi muna na sealed lahat, no, ng butas. Wala siyang matatakasan. So, ayan. So, all information ay sasabihin ko mamaya kapag nakafocus tayo sa ating Asian vine snake. So, ayan, lagayin natin siya. And ito na yung top na pinagawa ko sa aking mabuting ama. Ayan, kung may mapapansin nyo, may paho, tapos may glue stick kasi dyan ko, para hindi matakas. And then, naglagay ako ng butas dito para lang sa makapaglagay ng pagkain and you know, mga feeds. Ayan, para sealed lahat, nilagyan ko na siya ng glue stick. Ayun guys, medyo mahirap siyang ipasok sa loob kasi katulad ko na hindi ganun kasanay sa ahas, medyo mahirap para sa akin na ipasok siya sa loob. So ito na yung sitwasyon namin ngayon. So ayan, hinihintay ko na lang siya mahulog dun sa loob. Ito yung kaso mong ayaw niyang gumalaw, pero andun na siya sa butas, yung katawan niya nandun na sa butas. As inaalalayan ko, hindi ko alam kung hanggang anong oras kayo nandito. So ayun, still, pumasok ka na please, pumasok ka na. Anong oras mo balak pumasok? Ha? Oras mo balak pumasok? Ay. One eternity later. So ayan, nakapasok na siya sa wakas sa kanyang enclosure. So kung mapapansin nyo, again, ang Asian vine snake ay isang arboreal type of snake. So usually sa wild, makikita nyo sila sa mga puno or usually sa mga matataas na lugar. Isa pa sa mga karakteristik ng isang Asian vine snake is yung slenderness ng kanilang katawan. Kung mapapansin nyo, meron silang mga malaking ulo, no, indicates na sila ay mildly or sabi natin venomous. Ayan. Or mildly venomous lang naman ang Asian vine snake. So usually ang venom nila is para lang sa pagpatay ng kanilang mga prey.
sa wild, ang kanilang diet is small lizard, or sabihin natin yung iba kaya nilang kumain ng mga malalaking lizard, like toke geckos na mga baby, mga sabihin natin mga wild geckos na makikita natin sa mga gubat. Ayan. And also they can also eat small rodents, lalo na yung mga trained na kayang kumain ng mga small rodents. And then yung ibang mga species ng vine snake, they can also eat fish na makikita nila sa mga, syempre sa mga tubigan, tadpoles, anything, and also mga small amphibians. And that's everything for our new pet, the Asian vine snake.